Yo, what's up mga ka-Sparks and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay welcome sa channel na Matinik, ang channel na malupet kung saan pinag-uusapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas, kabilang na ang mga exotic pets. And for today's vlog, mga ka-Spikes, ay pag-usapan natin ang isang request. Uy, may baboy doon sa likod. Request ng ating isang subscriber. Sabi niya doon sa comment section, sabi niya yung sorting naman daw ng ating superworms. Paano nga ba tayo nagsasorting ng ating mga superworms? Depende sa doon sa kanilang mga sizes. Ano? So, mga ka-Spikes, kung interesado ka sa content natin yan, ano pang inintay mo? Tara, let's. Okay, so mga ka-Spikes, bago tayo pumunta doon sa topic natin, magbigay muna tayo ng tawag dito, ng water source dito sa ating mga alagang superworm. So napaka-importante, alam naman natin lahat na napaka-importante nitong water source nila. So kasi kung walang water source, mga ka-Spikes, itong mga alaga nating superworms ay magkakainan. So kung sino yung pinakamalakas sa kanila, yun yung matitira, kasi kakainin nila yung kasama nila as part ng survival nila. So importante, mga ka-Spikes, na lagi nyong imomonitor yung water source ng ating mga alagang superworms. And lagi ko rin naman sinasabi na hindi rin naman pwedeng sumobra. So pag sobra naman kasi, masama. Alam naman natin lahat na lahat ng sobra ay masama. So pag nasobrahan sila sa moisture at nagbasa yung kanilang substrate, magdidikit-dikit yan, and eventually mamatay na sila. So yun yung yung magiging effect niyan kapag nasobrahan, at syempre kapag kulang yung moisture, yung ating water source doon sa ating mga alagang superworms. And mga ka-Spikes, so ang gamit ko ngayon dito ay itong mga sayote. So napaganda kasi nitong sayote, and siya ngayon yung mura. So kung alin yung murang gulay sa inyong lugar, yun ang gamitin nyo, mga ka-Spikes. Siyempre para makapatipid tayo, and siyempre yung magiging cost natin eh hindi ganun kalaki. So pag binenta natin, hindi rin natin masyadong mahal ibibenta, and affordable dun sa ating mga buyers. Ika nga. So ayun, pwede rin na tayong gumamit ng sayote na nga pala itong ginagamit. I mean patatas, carrots, depende kung alin yung yung mas mura. And minsan nga gumagamit tayo ng upo, minsan kalabasa, ano pa bang pwedeng gamitin. Yung mga pinagbalatan ng pakwan, mga ka-Spikes, kung meron kayong makukuna nun, napakalaking tipid nun kasi hinihingi lang yung mga ka-Spikes. Unlike dito sa mga gulay na to, kailangan natin bilhin. And sa gulay naman, doon sa may pakuan, sa balat ng pakuan, maging aware ka lang palagi, kasi mas matubig siya compare dito sa mga gulay na to, no? So mas malaki yung chance na ma-overfeed natin, no, yung ating mga alagang superworm. So pag nagbibigay tayo ng mga ganon, ng especially yung pakuan, i-monitor natin palagi. Siyempre, importante, bigyan natin itong mga breeders natin. So, dahil sila yung nagpo-produce ng ating mga superworms. So, ganyan lang ang ginagawa ko, mga ka-Spikes. And itong mga natitira na to, tinatabi ko to, inibigay naman natin to doon sa mga worms. So, dyan, pinagsasama-sama ko lang sila dyan, mga ka-Spikes. Kasama yung pako. Charot. So yan, nakita naman natin, marami na lang. So bibigyan natin siya ng water source. Medyo maraming deads. So, napansin nyo, mga ka-Spikes, so isa yan sa mga pwedeng reason bakit maraming deads, kasi
kulang sila ng water source. Medyo matagal kasi tayong ano, no? Matagal tayong hindi nakauwi, 1 week. So yan. Ito, by next week, pwede na itong ano. Pwede na ito ngayon, yun. Ang dami na rin. Marami na rin mga napisa. Bigyan natin sila ng water source. So, unlike sa mga dubia, mga ka-spikes, na kapag nagsosorting tayo, itong mga superworms ay hindi naman ganun kahirap isort. Kasi alam naman natin na kapag sila ay nag-hatch na, no? Madalas to per batch. To per batch ang ano natin dito. So, ito yung common na ano nito. So, halos magkakasin laki na yan. So, hindi mo na siya kailangan isort na katulad nung sa dubia na kailangan mong gumawa ng isang tawag dito, isang lugar o isang lagayan na kung saan parang sasalain mo sila para ma-sort out sila. So, dito, manual ang sorting natin, mga ka-spikes. Ngayon, isa-isa natin yung ating mga superworms, no? Kapag sinusort natin. So, inaalis lang naman natin yung malalaki, yung iba yung size niya. So, kasi pagka ganyan, syempre, masasama yan, mahahalo yan dun sa ating mga, ano, sa ating mga binebenta. So, pagka na-sort out na natin, syempre, hahanapin natin kung alin yung mga size niya dito sa ating lagayan. And, doon mo siya ilalagay. So, ganun lang naman po yun, mga ka-spice. Ganun tayo mag-sort ng ating mga superworms. And kung nagugustuhan nyo po yung ating mga content na katulad nito, ay inaanyayahan ko po kayong mag-like. Paki-like nyo po yung video na to. And syempre, paki-share na rin po kung maaari. No? And mag-subscribe na po kayo sa ating munting YouTube channel ng Spikes and Fork TV. Pakipindot nyo na rin yung maliit na bell icon na yan para ma-notify ka sa lahat ng mga bagong videos pa na i-upload natin. Syempre, ayun, para maging updated ka kapag na-notify sa yung ating ano, yung ating channel kapag may bago tayong upload, ano. So, shout out po pala sa lahat ng mga subscribers nating bago. Ang dami nating bagong subscribers ngayon. Maraming salamat po. In content natin ngayon, medyo marami-rami rin nanonood. Maraming salamat po sa panonood ninyo. So, nakakatuwa po kapag nakikita ko po nanonood kayo. And syempre, kung meron kayong mga gustong content, pwede nyo pong i-comment down below dyan sa ating comment section. Binabasa naman po natin yan. So, sa mga gusto pong bumili ng ating mga superworms sa ngayon, sabi ko nga doon sa ano natin, wala pa po. Hindi pa po tayo available ngayon. Kasi nga, di ba, na-attack tayo. And ngayon naman, ayun, nagpaparami pa lang tayo. And nakakatuwa naman, marami na. Medyo dumadami na po. So, paki-like nyo rin po yung ating Facebook page. Paki-follow nyo na rin po ang Montalban Feeders Farm at saka syempre yung Spikes and Fur. Ayan. So, ito, pagka ganito na po mga ka-spikes, ang itsura ng inyong ano, yan, puro fresh na. Lagi naman natin sinasabi yan sa mga nakalipas natin mga video, ano, mga content natin. Eh, papalitan na po yan. Kasalain, then papalitan. So, medyo matrabaho talaga itong pag-aalaga ng superworms. Pero, ano naman, nakakalibang. So, ito yung ating libangan kapag tayo umuwi dito sa ating bahay. Medyo nagtatrabaho rin kasi tayo. And, syempre, from Monday to Friday, nasa trabaho tayo. Minsan, kahit Sunday pa nga, pag may kailangang overtime. So, yun. Ngayon, Sunday, ito yung time na kapag ano tayo dito sa ating maliit na facility, superworms facility natin. So, ito yung mga breeder na natin. Mga breeders natin to. So, pinalalaki natin as breeders. So, ito, pwede natin dito silang ilagay.
Ayan, dyan natin nilagay yung ating mga nakuha doon. So, ito yung mga kasizes nila. And, syempre, yan kagaya nyan, wala na silang foods, ibibigyan natin yan ng foods. Para mas, ano, mas maging masigla sila and mas mibilis silang lumaki. And hindi sila magkakainan. Meron din tayong ano sa bahay mga ka-spikes. Ito iwalay kasi itong ating breeding facility. And sa bahay naman meron tayo dong ano. Meron din naman tayo dong mga bins, no? May rack tayo. May isang rack tayo doon. Binigay natin doon sa ating may bahay at siya nang nagmamanage doon. So later, ipapakita po natin sa inyo yun nandun. So ito marami rin. Pwedeng i-sort na dito, oh. Ayan, no? Yung malalaki na yan, no? Shoutout po pala sa ano no, sa mga kasama natin diyan sa Bagaas Auto Care Center. Ayun, kung magpapagawa po kayo ng mga sasakyan ninyo, may kailangan ilatero at pinturahan, ayan. Paki-like niyo na rin po, may page pala kami no, ang Bagaas Auto Care Center. So 'yun yung isa sa bagong business natin. Kaya lang, nasa Montalban po tayo. So, sa mga taga Montalban, yung malapit lang, yan, pwede nyo pong ipagawa yung mga sasakyan ninyo. Located tayo dito lang yan sa Phase 1 F, Suburban Village, Montalban, Rizal. Malapit po tayo sa, ano, sa Colegio de Montalban. So, dating, ano, pamantasan ng Montalban. So, yun, ang dami natin, ano, mga ka-spikes, oh. Ang dami na nating bagong worms. And sana, magtuloy-tuloy, dumami pa sila. And mga ka-spikes, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na isa pa nating rack dito sa bahay. So, lahat yan eh super worms. Ang laman yan. Ayan. Ayan. So, dating rack po ito ng ano? Ng rats. And kinonvert natin. Talin, wala man tayong ginawa dito. Pinaglagyan lang natin no? Ng mga worms. So, ayan. Nandito rin yung breeders natin. Ayan o. Medyo madilim. Ayan. And again, shoutout sa lahat ng mga ano natin, mga ka-spikes natin dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. Ayan o, dami. So, nag-ano pa rin, ongoing pa rin yung ano natin. Pagpaparami natin itong mga superworms natin, mga ka-spikes. By the way, meron nga pala tayong isang subscribers no na nag-comment tungkol dun sa moist. Bakit? Kasi yung iba nagtatanong bakit daw nagkakaroon ng molds yung kanilang mga substrate. So, na-share nung isa nating ka-spikes na normally yan ay dahil sa moisture. So, kung masyadong malalim yung lagayan, eh yan, isa yan sa nagiging cause ng ano ng pagkakaroon ng molds na hindi maganda doon sa ating mga superworms. So ito i-ano na natin ulit to, medyo malalaki na yan, i-sort na natin, alisin natin yan para ilipat sa ibang lagayan. And mga ka-spike, so siguro hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa muling pagsama sa atin sa kunti nating bidyong ito. So may sana mayroon kayong natutunan doon sa mga tips na binigay natin sa inyo. And again, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Muli, ito ang inyong ka-spikes, si Kuya Ricky, na lagi nagsasabing magkita-kita po tayo muli sa mga susunod nating content. Dito lang yan sa Spikes and Fur TV.